Guys, welcome back to my channel. And bago mo simulan ang panonood ng video to, please make sure to click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong uploads. And sa video ito, nakaraan na ipakita ko sa inyo na meron akong hiwa dito. Yan, nalaslasan po tayo. Actually, nag-undergo ako ng surgery. So, bali, tinanggal na po nila yung aking thyroid. So, ang tawag doon is total thyroidectomy. So, wala na po akong thyroid. So, ano nga ba ang thyroid? Actually, yung thyroid glands natin, siya yung parang butterfly. Na kapag, di ba, napag-aralan naman natin yan eh, high school, college, sa science. Yan yung itsura niya is parang butterfly. And then, part siya ng ating endocrine system. So, bali, ang purpose naman ng thyroid gland, siya yung parang nag-i-store at nag-release ng hormones sa ating blood. Ang function din yata niya is para ma-control yung ating metabolism and everything. Hindi ko alam yung specific or yung pinaka main function niya, basta yun lang yung pagkakaintindi ko. So yun na nga, actually, bakit nga ba ako nagpa-opera at nagpatanggal ng thyroid glands? So bali, 3 years ago, accidentally nakita ng doktor na meron akong bukol dito. Actually, hindi naman talaga yung bukol dito yung aking pinapa-check up. Nagkataon lang na pinatingala niya ako at napansin niya na parang may bukol ako dito. So, 3 years ago po yun. Then, that time, in-endorse niya ako sa isang endocrinologist, which is okay naman. So, bali, ang nangyari kasi, actually, yung option ng operation or yung surgery, nandun talaga. Kaso nga lang, ang lagi kong concern is, hindi naman ako natatakot magpa-opera or something. Ang concern ko is yung pambayad. Siyempre, aminin naman natin na mahal ang pagpapa-opera, diba? So, yun. So, sabi sa akin ng doktor, since option pa lang naman si surgery, mag-conduct muna tayo ng biopsy. So, bali, nandito yung, dito yung part ng bukol ko. Nilagyan nila, ang tawag nito na nag-biopsy kami. So yan, napakasakit ng biopsy kasi wala siyang anesthesia. Yung tinusok yung kakayom, kinayod-kayod yung loob. So yan, kumuha sila ng sample. And ang lumabas naman sa result is benign naman yung aking nodule. Kaso nga lang, ang naging problema, malaki na kasi yung nodule ko. Kaya yung biopsy is hindi siya 100% guaranteed. Kasi nga, baka mamaya yung part na nakuhanan ng specimen is okay and then yung kabilang part pala, nandun pala yung hindi okay na part. So, sabi ng doktor, since benign naman, huwag muna nating ipapa-opera, which is nakahinga ako ng maluwag dahil nga tatanggalin muna yung option ng operation. Pero, since then, kailangan na regular na ako nagpapa-check up sa doktor, regular nang tinetest yung dugo ko, kung okay ba yung hormones ko sa thyroid, which is tinatawag nating TSH or thyroid secretion, basta something ganun sa hormone. Ilalagay ko na lang dito kung ano ibig sabihin ng TSH. Ayan, para mas maintindihan ninyo. And then yun nga, so regular ako nagpapakuha ng TSH, which is okay naman lagi yung result, nasa normal level siya. And lagi din akong nagpapa-ultrasound dito sa aking leeg para lang din ma-monitor yung growth ng bukol. Which is sabi ng doktor sa akin, sana huwag siyang lumaki. Kumbaga kung ano yung size niya ngayon, ganyan na lang siya para yung option natin for surgery is wala na. So and then yun nga, 3 years, after 3 years, continuous pa din yung aking yung check-up sa doktor. And then, yun, sabi ng doktor, from time to time kasi na pinapa-ultrasound ko siya yung result, unti-unting lumalaki yung bukol. So, doon na niya sa akin sinuggest na why not ipatanggal na lang natin. So, parang right thyroidectomy ang gagawin sa akin. So, yung kanan na thyroid lang yung tatanggalin. Pero, nung time na sumunod na check-up ko sa kanya, yung kukuha na ako sa kanya ng clearance and everything, sinuggest niya sa akin na tanggalin na lang din yung kaliwa kasi may possibility na kapag tinanggal yung kanan, pwede magkabukol din yung kaliwa. So, sabi ko, kung ano yung makakabuti, yun na lang yung gawin natin. And then, yun nga,
Siyempre, consideration na naman natin is yung pera, yung pambayad. Pero sabi ko, sige, para lang matanggal na siya. Kasi nahihirapan na din ako eh. Nagkakaroon na ako ng yung parang nahihirapan ako minsan huminga, lagi akong hinihingal. And at the same time, yung kapag lumulunok ako, nararamdaman ko na talaga yung bukol. And then, ayun na nga. Pakita ko sa inyo guys kung ano yung itsura ng thyroid natin para alam ninyo kung ano yung thyroid. And then, yun na nga. Nagkaroon na kami ng usapan ng doktor na i-refer na niya ako sa ano sa aking surgeon, sa head and neck surgeon. So, binigyan niya ako ng referral na sulat and then binigyan din niya ako ng listahan ng mga dapat kong gawin or yung laboratory for clearance para pag pumunta ako ng hospital is dire-diretso na ako doon, wala nang kung ano-ano pang gagawin. So, which is okay din naman kasi mas mapapamura yung expenses ko compared na doon sa mismong hospital. Siyempre, i-confine ka na noon, tapos doon pa gagawin lahat-lahat. So, yung option na lang na sa labas ako magpapa-clearance, yun ang kinuha ko. And then, nung lumabas na lahat ng aking result doon sa aking laboratory for clearance, okay naman siya. So, sige, sabi ko, ituloy na natin. Although, medyo alanganin ako kasi nga, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad. And then, awa naman ng Diyos, nagawan ko siya ng paraan. So, yon. So, itinuloy-tuloy ko na, nakipag-appointment na ako sa aking surgeon. And luckily naman na ang babait ng mga doktor na nakausap ko from endocrinologist ko to doon sa aking surgeon. So, okay na okay siya. And then, parang halimbawa, Thursday ako pumunta. Sabi ko sa kanya, please, kung ano yung pinakamaagang schedule na available ka, gawin na natin. So, Monday is yung schedule date namin. So, yun. So, ito yung ano, guys. Paliwanag ko sa inyo yung kung paano yung naging procedure. Since okay naman yung result ng aking laboratory for clearance, binigyan ako ng clearance ng endocrinologist ko, ibinigay ko doon sa aking doktor. Sabi niya, okay na ito, may clearance ka na. Pupunta ka na lang ng ospital the day before ng surgery mo. So, pumunta ako ng ospital ng Sunday ng gabi dahil Monday ng umaga ako ooperahan. Although, sa totoo lang, when it comes to operation, yung hiwa-hiwang ganyan, hindi ako natatakot kasi nag-undergo na din ako ng iba't ibang operation. Like, for example, yung sa paa ko, ang laki ng stainless na nilagay dyan, ang laki din ng hiwa ko, naka 23 stitches yata ako sa paa. So, kumbaga, parang may idea na ako kung paano yung magiging sistema, kung paano yung after operation, yung mga ganun ba, may mga ideas na ako doon. And hindi naman talaga ako natatakot. And then yun na nga, Sunday ng gabi, pumunta na ako doon sa doktor, ay sa hospital, inasikaso naman ako sa emergency room, dinala na ako sa kwarto ko, which is okay naman yung kwarto. Maliit lang siya, pero okay na din. Private naman siya, so pasok pa din kasi nga hangga't maaari kapag operation ayoko ng ward kasi mas gusto ko yung makakakilos yung magbabantay sa akin. Gusto ko rin yung magiging komportable ako na kung may idadaing ako or may problema ako is masasabi ko nang hindi ako nakaka-istorbo sa ibang mga pasyente kaya hangga't maaari private talaga yung kinuha ko. So yun guys, ito yung aking kwarto. Actually, hindi kagaya nga nasabi ko, hindi naman siya kalakihan. So, ipapakita ko sa inyo guys, ha. So, yan. So, mag-start tayo. Nandiyan ako sa pintuan. Ayun yung mga kasama ko. Dalawa. Isang matanda, isang bata. Tapos, yun yung kama ko. Maliit lang. Meron din siyang cabinet. Yan. May pa-TV din sila. So, okay din. And then, ano pa bang meron? Ayan. Ayan yung kama. Yung unan na yon, unan ko yon, galing sa bahay. Meron din silang maliit na ref, yan. Yan, tas may maliit na cabinet kung saan pwedeng ilagay yung mga gamot or kung ano man yung pwede nating ilagay dyan. Yan. And then, yung cabinet nila, yan, malaki naman yung cabinet. Tingnan nyo yung gamit ko, medyo masyadong maliit kumpara doon sa cabinet. Kaya okay na okay yan. Pwede nga kasyang tao dyan eh. So, yan yung cabinet. And then, ayan, yun yung main door. Yan.
And then, ito yung door ng CR, comfort room nila. So, yan. Okay din yan dahil isa yan sa tinitingnan ko pagdating sa ospital kung malinis nga ba yung CR, which is okay naman, malinis naman, maayos. Yung tubig, wala naman problema, malakas naman ang tubig. So, yan, o, diba, o, social, may pabiday-biday pa, ganyan, and everything. So, okay na okay siya sa akin. So, yan, guys. So, yan. Tapos may salamin. And then, yan ako. Hi! Hello! So, yan ako, guys. So, yun yung naging kwarto ko. And then, dumating ako doon 6 p.m. ng gabi. And then, sinabi nila sa akin na ang schedule doon ng operation ko is 7 a.m. ng umaga, which is parang nung time na nandun ako, although hindi ako kinakabahan o hindi ako natatakot, pero biglang nag-sink in sa sarili ko na hala, ang bilis na, kinabukasan na lang maaga ako operahan. Pero okay lang naman yon, okay lang sa akin yun, walang problema. And then eto na, guys, 7, bago mag-7 pumunta na yung nurse doon sa akin sa kwarto, and then yun na nga, kinuha na nila ako, lahat na, pinagawa na kung ano yung mga dapat gawin, hanggang sa dinala na ako ng operating room, pinaprepare na nila ako for surgery, and then, yun. And, yun na, natatawa lang ako dun sa isang nurse na nag-asikaso sa akin, although mababait silang lahat, wala akong naging problema sa kanila. Sabi sa akin ng nurse, nung nakahiga ako, tapos pinipipare nila, kinakabitan nila ako ng mga kong anik-anik sa katawan, sabi niya sa akin, kinakabahan ka ba? And then sabi ko naman, hindi. Which is honestly naman, na hindi talaga ako kinakabahan. Nung time na yun, wala akong, parang normal lang, wala talaga akong nangangamdaman. And then, yun na nga, dumating na yung doctor ko, yung surgeon ko, yung anesthesiologist, tapos yung assistant doctor, ganyan-ganyan, chu-chu-chu-chu, ang dami. And then, yung doctor ko, which is napakabait talaga. Andyan yung talagang ginaganon-ganon niya ako. Okay ka lang? Oh, lagi niya ako natatanong kung okay lang ako. Which is nakaka... Ayun ba yung asong yun? Which is nakakagaan ng pakiramdam na parang alam mo sa sarili mo na nasa magandang kamay ka. And then, yun na nga, after 3 hours yata, or para something ganon, 3 hours yata nung natapos yung surgery ko. At, eto na nga, guys, yung tinanggal. Tcharan! Pakita ko sa inyo, ha? Tingnan nyo, ang laki-laki na ng bukol. So, yan yung bukol na tinanggal sa akin, parang tusino. Which is dapat, ano lang siya, yung parang butterfly lang siya na flat. Ganyan, dapat ganyan lang siya na flat. Pero yung kanan, meron siyang malaking bukol na nakakabit. Which is okay naman. Nung naoperahan ako, tapos nagising ako. Nung time na nagising ako sa recovery room, nakapagsalita naman ako kaagad actually. Hindi naman, ang maganda doon, guys, yung boses ko. Kasi kadalasan kapag nagpapa-opera ng thyroid or sa liig, minsan kasi namamaos dahil natatamaan yung nerves or yung ugat ng boses. So, sa akin naman hindi. So yun ang struggle ko lang doon, guys. Kasi nung after ko ng operation, bigla akong inubo. So ubo ako ng ubo, kaya every time na uubo ko, ang sakit. So, ito yung itsura ko nung after ko ng operation. Yan, pakita ko sa inyo. Tadaan! Yan yung itsura ko niyan. Yan. Although, wala talaga ako naging problema. Lahat ng sinabi sa akin ng doktor before ako magpo-opera, lahat ng in-explain niya sa akin kung ano yung dapat kong i-expect or kung ano yung mga dapat kong gawin, yun talaga yung nangyari. Sabi niya sa akin, kung walang magiging problema, pwede ka nang umuwi kinabukasan. Operation mo ngayon, kinabukasan, pwede ka nang umuwi, sabi niya sa akin. Although, umuwi ako nag-stay pa ako kinabukasan, tapos the following day ako umuwi kasi nung binisita niya ako, yung kasi tinitingnan dito parang meron nakalagay na tela sa loob na palabas. Kung marami daw fluid na lumalabas,
hindi muna niya ako pauuwiin. Pero kapag kung okay na, pwede na akong umuwi kinabukasan. Although nung kinabukasan kasi nung chinek niya, medyo may fluid pa. Sabi niya, although pwede ka naman nang umuwi, kaso nga lang, kung okay lang sa'yo, kinabukasan na lang para at least sure tayo dahil yung liquid na lumalabas sa leg mo is medyo madami pa. Actually, nagugulat nga ako kasi talagang pinipisil niya talaga yung leg kong ganyan. Ganyan din, pinipisil niya para lumabas yung liquid doon sa loob. And then, yun na nga, the following day nakalabas na ako. And hindi talaga ako nahihirapan sa recovery ko dahil lahat ng advice, lahat ng sinabi niya na dapat kong gawin, yun, yung mga ginawa ko. Tsaka yung paglilinis dito, hindi naman ako natatakot, ganyan. Pakita ko sa inyo yung time na first day na nilinisan ko siya. Andyan yung picture. Tadan! Andyan yung picture, yan. Nakita ninyo, yan yung leeg ko. So, kung nakita nyo yan yung leeg ko, eto na siya ngayon. Ayan. Meron pa siyang kitan pa ninyo yung guhit. Pero sabi sa akin ng doktor, after 6 months ko talaga daw makikita yung full recovery niya. Since ito, wala pang araw, ay wala pang linggo. Linggo pa lang siya eh. So, okay naman siya. So, yan. After 1 week, tinanggal na yung tahi. So, yung tahi niya is straight lang naman na parang nasa loob. And ang kagandahan dun, guys, after 1 week, nakapag-work na ako kaagad. Although kasi ang work ko is dito lang din naman sa bahay, home base lang ako. So, yun, magagawa ako ng panibagong video tungkol doon sa work ko, home base, online. So, yun. So, yun lang yung experience ko nung time na inoperahan ako. And kung kayo, meron kayo nangangamdaman na problema or kung meron kayong nangangamdaman na something sa inyong katawan, makinig kayo sa kung ano yung sinasabi ng katawan ninyo sa inyo dahil mahirap na mas mabuti na yung maagapan natin kung kinakailangan magpa-check up sa doktor, then magpa-check up sa doktor. Kung namamroblema kayo sa pambayad ng doktor or sa halimbawa kailangan ng surgery, magagawa na naman yan ng paraan. Basta ang importante magpa-check up at kung ano yung sabihin ng doktor, yun yung gawin natin. And then, yun nga pala guys, pahabol lang. Kasi after ako ma-operahan, pinadala pala yung aking bukol o yung buong thyroid ko sa laboratory. And then, after ilang araw, nakuha ko na yung result. Luckily, buti na lang daw, sabi ng surgeon ko na pinatanggal ko na parehas. Both. Kasi nga, yung bukol na nakita nila sa akin is nag-i-start na daw siyang magkaroon ng parang ano, sabi niya kasi sa akin is parang papangit yung, kumbaga parang maganda to papangit yung result. So parang papunta na siya sa cancer, sabi niya ganun. Pero sabi niya sa akin, ipakita ko din daw yun sa endocrinologist ko and then itanong ko kung ano yung recommendations niya, kung kailangan pa daw akong ipa-radioactive kasi nga medyo hindi daw maganda yung result nung biopsy. Pero kung siya daw ang tatanungin, which is okay na hindi na kailangan ng radioactive, kumbaga regular check-up na lang and then basta alagaan na lang daw kung ano yung ito. Ayan, sabi nga niya sa akin, massage ko daw siyang ganyan. Pero medyo na ano ako kasi nga. Ayan. So yan na yung itsura niya guys. Oh. Ayan. So, although hindi naman ako nahihiya sa mga tao kapag nakikita nila akong may ganyan. At ako mahihiya, di ba? So, yun lang guys. So, bye-bye. So, yun kayo. Mag-ingat-ingat din kayo sa health ninyo. Kung kinakailangan pa doktor, magpa-doktor. So, yun lang guys. Bye-bye.